Magandang araw sa mga kalaga. Muli nagbabalik. Ako nga po pala si Franz. Welcome to my channel, Chok Sabi. So ngayon matagal-tagal din tayo na hindi nakapag-upload dahil sa mga circumstances. Kasi ginamit kong space ko dito. Kasi yun, sa yuma akong lola. Kasi ginamit to dito para sa paglagyan ng mga mesa at saka upuan para sa kanyang mga bisita. So ngayon, itutour ko kayo, papakita ko sa inyo yung kalagayan ng aking barracks. Mauna tayo dito mga kaalaga. Wala na yung mga ref tub ko dito dati, no. May 4 pieces of grooming ref tub set up tayo. So kinuha ko yon and almost none is binenta ko. So para magamit ko na din yung pera. And ito yung quarantine tank. Nilagyan ko ng si Bokbok, yung flower horn natin. Yan, green na yung tubig. Kasi hindi na talaga ako nagwa-water change. Yun, so napabayaan ko sila ng ilang weeks. And also, nandito na si Scar mga kalaga. Yan na siya. So, maliksi pa rin. Yan. So, pag ilagay mo yung kamay mo. Yan, so, yan na siya more than a week. Maganda naman yung ano niya pwesto. Si Bokbok lang yung kawawa. So, napaganda na sana nito. Kaso, na-stress ngayon. And, tingnan nyo yung cock is lumiit. Tapos, ayaw niya kumain ng ano, chubby pellets. Yan. And, dito mga kaalaga, yung nung Saturday is nagbanding kami ng family ko. So nakahuli kami ng ano, ng anong tawag nito, golden tilapia ba siguro ito. So may nahuli akong bali 2 piraso nito. Yung mga kalagang pakita ko muna sa inyo. So ito yung pinakauna kong nahuli, napakalaki. Yan, golden tilapia ba ang tawag dito, or yung molted na flower horn na female. Yan, napakalaki mga kalaga. So hindi yan nalaman ng may-ari, no, doon sa fish pond sa niliguan namin. Yan, ito yung isa, mas maliksi. Then meron tayong tilapia dito. Yan, talagang family sila ng mga flower horn, no. Yan, no, yun. So nung paglagay ng mga mesa dito at saka upuan, nilagyan ko din na ganito yung aquarium ko para hindi magalaw. So ayan si Bokbok, napakaliit ng kanyang cock. Then napaka-green na ng tubig. So soon i-reset up ko dito. Lagay ko yung mga natira kong ref tub. So dito muna tayo sa wooden DIY ko na fish pond. So yung nandito mga kalaga is mga ping pong full scale goldfish, and nilagyan ko na din yan ng sign. Tapos maganda naman yung filtration, and also maganda na yung pagtubo ng mga halaman. Yan, so napaka clear. And na-observe ko lang din mga kalaga, kapag hindi ka nag water change ng more than a week, so nagko-culture yung bacteria, and yun ang effect nun is napakaganda ng water quality. So hindi ko naman sila gina-boost feeding. So konti-konti lang naman dahil for pets lang. So ayun, napakaganda ng kalidad ng tubig. Yan o. So yung iba dito is nagbi-breed na. Hanap natin yung nag-lay na ng eggs. So nandito yun. Alam ko nasaan na yun o. Ito. So kanina ko pa to siya nakita, inahabol. So meron talaga siyang eggs mga kalaga. Squeeze, try na natin squeeze, or baka naubos na. Yan o, meron pa rin lumalabas. Yan. O yan o, kinakain na nila. Di as in, nakikita ng camera natin. Yan, hinahabol siya ng mga malalaking ping pong, which is the male, yung mga ping pong for scale. So 14 pieces na lang yung mga maliliit, kasi nabawasan, nahigop ng pump yung isa natin dito. So
14 plus tatlong malalaking ping pong, yun na lang yung natira. Yan. So napakaganda dito tingnan. Relaxing din kapag ayun, nag-iisip ka, nagmuni-muni ka. So dito ka lang, napaka-relax tingnan. And also, hindi na ako gumamit ng aeration dito. Yun na lang yung silbing pump dito. Yung sa sump filter natin. Which is okay naman. So ngayon, puntahan natin yung mga kinit ko ng mga ref tab and yung mga filters natin. Sump filter. Also din pala mga kaalaga, nalagyan ko na ng fence dito. So medyo safe na. Na din yung bahay natin. So nandito yung mga aquarium and sump filter and ref tab natin mga kaalaga. So nandito sa likod. So ito yung black natin na black na grooming setup natin na ref tab. Tapos itong 36x18, baka may gustong bumili nito, no? Taga Jansan lang, magagamit na yan, all goods na. Yung issue na lang niya is, itong tinapakan dito, pero all goods na yan. Ito yung, ito din yung pinakamalaki nating sump filter. Yan. So natambak na dito. Ito yung mga lagayan natin ng mga sa DIY natin na biofilter. Yan. So remember nyo ito mga kaalaga, ito yung pinakauna kong lagayan ng isda noong 2020. So buhay pa yan. So dito naman, nandito yung iba nating tawag dito as ref tab and also yung sump filter natin. Yan. So andun yung mga, andito yung mga filter medias and also ito yung may divider sa ating guppy. So soon gagawin ko tong sump filter and also nandito yung pump natin, nilagyan ko ng tubig kasi as I observe mga kaalaga sa pag natambak mo yung yung pump mo tapos walang tubig, parang may rust sa loob, no? Parang tumitigas yung mga nandun sa loob, kaya yun, kahit hindi ko na ginagamit, nakatambak na, nilagay ko lang siya sa tubig. So yun yung theory yun, para hindi siya basta-basta masira, no? So okay pa rin yung condition niya. Yan si Lucky. Oh, Lucky! Yan, isang golden retriever and labrador na crossbreed. So siya nga pala mga kaalaga, 8k subscribers na nga pala tayo, no? Hindi ko namalayan and magdadrama na sana ako sa journey ko dito sa pagbo-vlog. Sunod na yon sa sana yung maging magtuloy-tuloy na to, no? Hanggang 10k subscriber, magdadrama na ako mga kaalaga. I-share ko sa inyo yung journey ko sa pagbo-vlog about nitong fish keeping. So ayan, balik lang tayo sa bahay mga kaalaga. So ayun lang mga kaalaga, no, yun lang yung update ko sa inyo. Humihingi ako ng pasensya sa inyo dahil matagal tayo na hindi nakapag-upload dahil sa mga pangyayari sa buhay natin na hindi naman natin inaasahan. So once again, happy 8k subscribers nga pala sa atin. Maraming salamat sa inyong suporta. Hoping na mag-grow ito ng mag-grow. So ayun lang mga kaalaga, kita-kits sa next vlog.